So ayan, nandito na naman ako sa inyong harapan. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ayan, at gagawa tayo ng Classic Beef Stew. Classic Beef Stew. Ayan. So ngayon, nandito mayroon akong ingredients dito. Nandito yung aking karne at naka-prepare na. Ayan po. So ngayon, mayroon akong karne. Beef cubes. Hiniwa ko na to. So naka-ready na. Mayroon tayong ditong, ang ginamit ko ay white onion. Pwede naman rin yung red onion. So ayan. Mayroon po akong soy sauce na kaunti. At mayroon po akong Maggi seasoning na kaunti. So mayroon ako nitong black and pepper and salt and one piece of beef broth. And mayroon akong tomato paste. So ito ay kamote, sweet potato. And meron akong kaunting carrots. So, and meron green peas, rosin. And meron akong bell pepper. So itong ano, pinakalas, yun ay pampalapot natin, cornstarch. So ngayon, umpisa natin sa pagluluto ng ating karne, ating iba-blanch natin. Dahil ay matagal po ito maluto. So ating i-half cook muna. Una, ilagay natin ito sa fry pan. Lagyan natin ng black and pepper and salt. So ilagay natin nung ating karne. Walang mantika to, hindi natin ilagay na mantika. Parang nagmamantika naman to hanggat magkulay brown siya. So ayan. So ayan, makikita niyo yan kung anong nakalabasan. So habang nag-prepare tayo ng ating beef cubes, ating i-prepare yung ating carrots at saka sweet potato. Pwede namang hindi i-prepare, pwede i-erekta, pero ang sa akin, mas maganda i-prepare. Bagyan mo siyang prepare. So ayan. Parang hindi makalat, tingnan. So initin natin yung ating fryer. So medyo matagal ang pagluluto ng beef dito kasi 1 hour ang maximum bago siya lumambot. Antayin lang natin ito, magkulay brown siya ang karne bago natin baliktarin. Mainit na ang mantika at yating dulog nito. So ayan, binabaliktad na natin.
karne. So kailangan maging kulay brown siya. Para maganda ang texture niya at saka yung lasa. Kaysa idiretso mo igisa siya, medyo hindi maganda. So ito walang mantika yan, yan. Kusang mantika niya yan. So ayan. So malapit na. So ayan, malapit na rin yung ating piniprito'ng carrots at saka sweet potato. Ikulay brown lang natin. Ayan. So antayin lang natin. 2 minutes lang. So ayan, kulay brown na, pwede na siya. Ayan, lumabas yung kanyang mantika. Parang mabawasan yung kanyang kolesterol. Okay. Yan ang gusto ng mga British. Ayan, luto ng ating gandang kulay. Luto ng ating carrots at saka sweet potato. Ayan, pwede na yan. Ito pa. So, ayan, pwede na. Lagay lang natin dyan. Halabang inaantay natin itong ating karne. Para mag-suti tayo ng onion. Yung ating onion na hiniwa. So ngayon, pwede na natin ilipat to. At para mag-isa tayo ng ating onion. So shout out pala sa aking mga subscribers, sa aking maraming salamat po sa inyong lahat sa nag-subscribe. Lalo na kay Bubski TV. Maraming salamat po sa iyo, sir. Kikita tayo bukas, mamalingki ako sa Lulu Supermarket, Alcards. At kay Ibani Channel, shout out po. Ayan, mag-isa na tayo ng ating onion. Lagyan po natin ng kaunting mantika. Ayan. Suti lang natin to hanggat magkulay brown. At pag nagkulay brown na, saka mo ilagay yung karne. So ayan, pwede na. So ating ilagay yung ating may
ano ako, rosemary leaves. Yun, dry. Yan, parang mabango. Ayan. Ayan, nasuti na natin ang ating onion. Pwede na ilagay natin ang karne. So, ayan. So, ating ilipat yan sa ano, lalagyan. Na maganda. Na yung small casserole. Parang matakpan natin. So, ilipat natin siya dito para may takip, para matakip ng batok. So, ayan na. Pumukulo na siya. So, ayan. Atin nilagay yung mga ingredients na para malapit ang luto. Bulo ng kamera mo. So, ating ilagay itong ating finger itong sweet potato. Ito. Tapos, itong green peas at itong huli natin, itong magi natin, bihin natin, magi cubes and soy sauce. Okay, kaunti lang at saka itong ating magi seasoning. Huli natin yan. Dagdagan ng kaunting warm water. So, pakuloyin lang natin kaunti. Pa natin. At ating ilagay yung tomato paste.
So ayan, malapit na maluto ang ating beef stew. Pinaka-last tong bell pepper. So ating tikman siya. Kung okay ng lasa. Pwede na. So ilagay na natin tong bell pepper. Pinakalas. So ating lagyan ng cornstarch, pampalapot. Para makuha yung ating texture. So, lagyan natin yung cornstarch ng konting tubig. Yan. Ating palaputan na. So, konti lang. So, ayan na. So ayan ang ating beef stew. So ilagay natin ito sa lagayan. Ayan na. So ilagay natin sa ating lagayan para makita nyo ang pinakalas. Malapit na maluto. Malapit na ating lagay. So lagyan natin ng konting decoration lang. Yan itong pinakalas. So ating sandukan.
So ayan na po ang ating beef stew. Classic beef stew. Ayan po. Luto na. Ayan. So ayan, maraming salamat po. At sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan. Bye-bye!